dalawa lang kami ngayon kasi yung isa na stuck sa bukid. Busy siyang mag-harvest sa asyenda nila. Avocado. Ito na nilalagay niya sa sandwich. Mag-harvest na sila ng mga sibuyas, pang toppings. Pang toppings. So, kami dalawa lang muna, pagtsagaan niyo kami. Anong topic natin, Vivian? Law School Essentials. Yun ang problema nung panahon natin. Alam kong nakarelate kayo dito kasi alam ko ngayon naka-tablet-tablet na lang. Laptop. Share lang namin kung paano kami nakasurvive dati sa law school. Gamit ang aming antique materials. Naalala ko nung law school, parang isa o dalawa lang sa kaklase natin nagla-laptop sa klase. Di ba bawal din? Bakit si JM, naalala ko may laptop yun? Depende sa teacher. May teacher, may ayaw. Siguro masasearch mo. O kaya hindi nakikita yung mukha kasi nakaganon. At saka kahit naman pwede, parang wala naman tayong madadalang laptop at... Kahit rin naman may laptop tayo, wala pa ata tayong wifi. Pang type lang, word lang. Eh baka tumunog pa yun ng kring! Nakakahiya. Tapos magbubukas pa tayo ng prepaid card. Oo, mag-i-scratch pa. Tapos mag-aagawan kasi may gumamit ng card mo. Pagka-load mo, wala na. The time nakakonect ka sa internet, tapos na yung klase. May wifi na ba sa UP, lo? May wifi okay na sila. Ikaw, ano yung mga ano mo? Pag naiwan mo siya na pumasok ka ng school, iinit ulo mo. O hindi kaya makaaral pag wala yun. Hindi, syempre number one dyan yung mga ballpen tsaka highlighter. Alam ko turo to nung elementary, yung may red at tsaka merong ka pang blue ballpen. Pero hanggang ngayon na nagtatrabaho ko, meron pa rin akong ganito pag nag-notes. Yes. Check yung red. Hindi, ako kasi pag importante, yung talagang topic, kunwari, topic, red yun. Tapos yung laman nung discussion, yung ano ko, blue. Mas gusto ko kapag yung magsusulat sa papel, di ba ang printout, black and white lang. Mas maganda yung may ibang kulay. O kasi ginagamit ko yung colored ball pen. Pag nasobrahan na ng highlight yung libro. Yung libro. Yung next na lang, underline. Oo, yan. Tama. Tapos highlighter. Kasi katulad nito, yellow to, no? Pero neon yellow, iba pa dito sa pagka-yellow nito. Ito parang banana yellow. Ito lemon yellow, ganun. Ba't dalawa yung isa pink peach? Ito orange, pink. Ito parang nasa gitna siya. Combination. So ano ang main yan? Law school, pag yung main topic o yung pinaka-importante word. Kunwari, definition. Yung main word, orange. Green yung pang ano ko. Kung ano yung definition niya mismo. Wow. Tapos i-highlight mo yon. Ang matitira lang na hindi po hin-highlight yung the, tsaka yung off. Tapos sa likod, andun yung note mo. Parehas pala tayo sulat eh. Oy, mas mataba sulat mo sa akin. Eh, kasi mas mataba ako. No, school hindi ah. Grabe ka. Hanggang ngayon, pumayat ka na. Huwag kang ganyan. Proportionate kasi yun eh, sa katawan. Patulad ng in-advise namin sa inyo dati, gandahan niyo yung sulat niyo pag nagba-bar exam. Si Vivian, mas malaki ang sulat, mas naiintindihan kapag bar exam. Aminin mo, ako nung nag-bar ako, dahil nga nakuha ko yung tip na yan kay Vivian, medyo ang laki talaga ng sulat. Para mapuno mo agad yung papel. Dami mong sinabi, pero ang totoo nun, mga apat na sentence lang naman yung sinulat mo, pero puno na isang page. Tapos iba yung sinulat mo na meron ka pang notes sa gilid. Oo, may notes. Pang emphasize. Diba malaking bagay kasi sa akin yung sinusulat ko eh. Ako naman, very, very antique. Civil code. Civil code wow of the Philippines. Codal siya, it's very useful. We really recommend this book because first, it embodies the Civil Code of the Philippines, published in the Official Gazette by Rex Bookstore. What color is it? Does it come in a variety of colors? It's black during our time, 2003 edition. May bago ng edition yan, yung Civil Code. Bago na yung Civil Code ngayon. And it lasts a long time because, you know, it's still with me. It's hardbound. Before, this is also hardbound. Now, it is slowly but surely disintegrating. Yes, but the law is still the law. So Vivian, how do you use your civil code? Bakit ba magkaroon ng washi tape? Eto kasi, supposedly,
Parang bookmark. Tapos nabubuyat kami sa post-it na hindi dumidikit. Kasi pag mumurahin, hindi talaga masyado madikit. Dapat 3M. Kasi hanggang ngayon, gumagamit kami ng 3M wow. na post-it. Oo. Pero ito, hindi to 3M. Kaya nilagyan ko pa siya ng scotch tape. Walang hiya. Hal kasi yung 3M eh. 270 ata yung apat na kulay na magkakadikit na gano'n. What? So ganyan din, pink naman ako pag section. Tapos, yung buong provision, green. Dati naiinis ako pag puro green. Actually, hindi mo naman kailangan highlight yung section kaso nakakaasar pag puro green, nakasawa, walang point yung pag-highlight. Yeah. So, we really suggest that you also highlight the provisions in different colors. Yeah. Nakaka-busy yan eh. Parang feeling mo, aral na aral ka kasi ang dami mong ginagawa. Mag-highlight nung ano, tapos magpapalit ka, mag-highlight ka naman yung ano. Makikita nyo, sections lang ang na-highlight ko. Anong ibig sabihin yan? Hindi mo nabata. Hindi ko siya nara. Malinis. Pero favorite ko yan. Yeah. Mahirap kasi intindihin yung codal doon tayo sa totoong annotation. Malamang nasa reviewer o nasa libro ng annotation mo nilagay. Bumigay na yung spine kasi ang daming insertions. Oh, no. Tama. Mga singit-singit. Kung 500 pages yan, yung kapal niya naging parang ano na, 700, 800 pages. Di kasha sa isa. So, naging booklet siya. Nagkaroon ng mini booklet sa loob. Ako naman, nung umpisa, wala pa kasi akong pambili ng post-it. Kaya index card, bit-bit ko pag nag-aaral ako. Diyos ko, tingnan mo naman mapagkasha mo pagkalilinggit na. Liit! Tapos may highlight pa rin, di ba? Tapos dapat iba-iba pa rin kulay ng index cards mo. Minsan dahil wala akong mabili sa tindahan na pare-parehas ang size at kulay. Si Aster, ganyan. Hanggang ngayon, si Aster bata nun, di ba? Index card din siya. Hello guys! So, sinagutin ko tanong ay, ano ang aking law school essential nung law school? So, syempre, maliban dun sa mga normal nating malamang, sa malamang, dito yung mga kalalis na books and notebooks, ang aking law school essential ay dalawa lang naman. First is yung syllabus ng prof, syempre, and then yung aking index cards. Actually, naipon ko yung index cards ko. Tingnan nyo. Ang ginagawa ko dito sa syllabus kasi is, ina-edit ko sila sa Word, pang type. Tapos, halimbawa, nakalagay na dyan na, Article 1 to 13. Ilalagay ko na dun yung provision. Tapos, kapag may annotation akong nabasa, pag may nakita akong book, ilalagay ko na rin yung note ko sa reviewer na yun. Tapos, kapag next na, kapag may cases na, dun ko na rin nilalagay yung digest. Tapos yun, yun yung ginagamit ko for recent purposes kapag exam. Yun yung ginagamit ko notes. Ang next ko namang law school essential ay ang aking mga index cards. Actually, naipon ko yung index cards ko. Tingnan nyo. Nakita nyo dito. Like, kunyari, if I feel na important tong particular law na to, nilalagay ko lang dyan kasi para yun yung memorize ko. Halimbawa, yan, case. Although may digest ako before, nilalagay ko siya dito sa ganito para maikli. Inipon ko lahat to eventually para magamit ko during bar. Pasalamat naman dok sa mga to dahil di naman ako final. Maraming salamat. Tsaka kasi ang kagandahan nito is pwede mong i-update. Kunyari, yung particular case na yun, na overturn na kunyari, dito tanggalin ko lang sa file. Susulat ko sa likod. Mga ganung bagay. Also very helpful kapag kunyari, parang minutes before exam, imbes na nagbabasa ka ng mahabang reviewer at nakakataranta, ginagawa ko na lang ganito. Tapos parang, basa lang. Parang chani-chani lang ng tingin. Pero ang totoo, naaral mo naman na. Kasi sinulat mo na to eh, di ba? Tapos pag binabasa mo, naalala mo. Yan lang naman ang aking law school hacks. Salamat po. Ito, nakalikal ko yung mga libro ko. Ang pangalan ko po noong law school, sa totoo lang po, mula pagkabata hanggang tumanda po ako ng law school, Ana Camille pangalan ko. Kaya tawag namin sa kanya, Ana Capri. Ito po ang aming proof na hawig niya si Ana Capri. Ana Capri Camille Buhay. Oo, tapos nung law school, yung diploma ko nung college at saka law school, Ana Camille. Tapos nung magbabar na ako, doon lang namin nalaman na wala palang Ana yung birth certificate ko. Camille lang pala yung pangalan ko. What? Nung magbabar na ako, tsaka ko lang nalaman na sa birth certificate ko, wala pala akong first name. Walang first name, walang bibyan. Huh? Lang ko? Nakakaloka. Kasi naaalala ko noon, di ba yung Rex Bookstore, Buhain may ari noon? Tito Dominador, Buhain. Alam ko, bumili tayo noon sa Rex Bookstore. Tapos sabi ko, kamag-ana ko po yung may ari ng Rex Bookstore, baka pwede naman po makahingi ng discount. Tapos sabi sa akin ng babae, wala akong discount kahit kamag-ana kayo. Kung gusto niyo po, lalagyan ang pangalan. Tapos 10 pesos na lang. Ngayon, 30 pesos lang pala yun. So, 20 pesos
lang pala yung na-discount ko. Baka mas mahal sa'yo kasi may cover. Yung sa akin, wala cover eh. Walang cover ata nito. What book is that? Comments and Cases on Partnership Agency and Trusts. Do you recommend it? Yes, I recommend this book. First of all, this comes in my favorite color, green. It's hardbound. So hard. It's bespoke. Bespoke? Gusto ko yung bespoke. It comes in many pages. How many pages are those? It has 711 pages. And it also has a cover page, table of content, and a preface. Whoa. Can you give a review on the stitching? Stitching is very good. Can you see that? The stitching is yellow and red, like that. What's amazing, really, is that every page has a page number. Can you imagine? Wow. Can you imagine if it doesn't have a page number? That's very useful. I know. Good thing that they thought about it. And not only the page number, there's the title of the book there. Wow. And the chapter title. Chapter title, I will show you the chapter. Part 1, Partnerships. Can you imagine if you don't have a title for the chapter? Oh, you don't know. What is the topic of the chapter? Paano na tayo kukunin endorser ng Rex Bookstore niyan? Kukunin tayong endorser ng Rex Bookstore kasi mag-ano ko ngayon. Pero hindi lang Rex publisher ngayon, di ba? Kung yan hardbound, we also have softbound. Huh? Softbound ba? Dahil wala akong pang cover, pa-cute lang, bigyan ko na naman siya ng scotch tape. Ano nga? Ano yung bulaklakin? Para hindi na linis na yung dulo. Anong print yan? May heart? Yes, may heart. Hello, Kitty! Very nice. This book is very useful because it also embodies the revised penal code of the Philippines, published by the UP Law Center. Oy, wow! But the problem is, the stitching is not quite good. Oh my gosh! Oo nga naman. In fact, there's no stitching. No stitching at all. Only glue. But it is still with me. Ito, super helpful to sa akin. May other laws siya, other than the revised penal code. I have tabs here. May label. There's CAC 16, number 616. What is Common Act number 616? Oh, no. Punish espionage and other offenses. Oh, in the Philippines. Amazing. So for easy reference, what we suggest that you put tabs. I agree. I second the motion. And then you have the second related law. Yung bawal mag-receive ng gift ang mga nasa government offices. Kaya pag Christmas, pinapadala ko sa'yo, card lang. Ay, hindi ba dahil wala kang pambili ng regalo? Pero there's a legal basis for it. How about you, Camille? Case lang na wala kang mahiraman na libro, ginawan ko rin ng annotation kasi yung mismong syllabus. Ito yung syllabus natin sa banking. Bawat kaso, meron na yung kwento sa tabi. Kasi pag receipt, diba may prof na ayaw niya na may notebook, ganyan. Ang hawak mo lang syllabus. Andun lahat ng kaso. Or digest, diba? Kumagawa ba ng digest dati? Nakakahiya naman kasi doon sa mga ka-digest pool mo, diba? Paano nag-grouping yun? Kanya-kanya. Pero, nung una, lahat sinasali natin sa digest pool. Kaso, sa first year pa lang, nagkakaalaman na dyan kung sino yung mga Hindi gumagawa. Tapos yung parang hindi naman pinag-isipan yung digest. Wala kinalaman yung issue na nilagay dun sa digest sa topic. Parang okay pa yun eh. Kasi kung nabasa mo yung libro, maalala mo pa rin kahit papano. Pero kung hindi mo nabasa, tapos yung digest parang kinat and paste lang dun sa kaso. Ay, ang hirap ba sa akin? Kaya anong nangyari, after mga first sem or after first year, meron ka ng sarili yung digest pool. Pipiliin mo na ngayon yung kasama mo dun. Selective ka na. Dati, open to all. Digest, ipapabind mo yan para sa finals. Ring bind. At saka uso dati yung pabook-alike. Pabook-alike, kuya! Pabook-alike! Uy, madidemanda pa ako pag pinakita ko yung book-alike. Ang pwede lang, maliliit na portion, hindi buo. Huwag nyo pong gagawin to. Prescribe na po ang kaso ni Hilbuhain. Oh, no. Walang pruweba na akin to dahil walang engraving. Kapag book-alike kasi hindi mo na siguro dapat ini-engrave, no? Pangalan mo. Oo, kasi mahalata tayo. Ito naman po binasa. Wala pong highlight, Pero isa sa mga librong bumuhay talaga sa akin noon, walang iba kung hindi ang Novena booklet ko. Amen. Amen. Ba't walang highlight? Plus, I know this by heart. Wow. I know this by heart!
Talagang kailangan araw-araw ka nagnonovena. Importante talaga yun nun. Oh, Sacred Heart of Jesus, pray for us. Anong bago ako mag-exam nun? Nagsusulat muna ako dun sa questionnaire ko ng God help me. Sinasagot ng teacher. Hindi naman nila masyado ata napapansin. Tsaka sa questionnaire ko sinusulat, hindi naman sa answer sheet. Bakit English? Pag Tagalog, ang haba nun. Lord, gabayan niyo po ako sa exam na ito. Ang masyado mahaba. Dito, God help me. Katraso lang. Madami tayo reviewers, diba? Kahit may book tayo, may reviewers pa tayo. Ganyan din ako, yung notes ko, nandyan din sa reviewers sa likod. Ito na rin yung notebook mo, diba? So, pag mag-aaral ka, parang ito na lang talaga yung hawak mo. May ruler ka. Ginagamit lang natin yung pang-underline, eh. Oo, tama, tama. Alala ko, nung bar, may nakita ko yung, may ano sila, parang picture frame. Ah, parang border. Yung, ano kaya yun? Tapos, sinanong ko talaga yung examiner. Sabi ko, naku, wala po akong ganun, wala po akong margin. Okay lang po ba yun? Nakakaloka. Pero, dapat kasi, may konti ka lang space dito sa kaliwa, pero dun sa kanan, only na yun. Pumasa naman ako kahit na not following the margin. Mas importante naman ata dun sa examiner, nababasa yung sulat mo. Ano naman niya yung margin? Nakihan mo yung margin, ganyan lang ka-exe yun. Parang yung sagot mo, 3 pages. Sayang sa papel. Tapos, ang laki pa ng sulat mo. Sa isang linya, 3 words lang yung kasa. Naiinis ako, pag nagsulat ka, tapos itutuloy mo sa next line, may hyphen. Mahina ako dun eh. Minsan hindi ko alam kung saan yung hyphen. Di ba tinuturo yan sa elementary pa lang? Buproid ko yung buo na sinulit. Rewrite na lang. Sa bagay, baka mapahiya ka pa. Mali pa yung pagkakaputol mo, di ba? Ano kami, Jurassic kami. Yung notebook nga na katleyan na filler. May light orange, light green. Wala kami ng binder. Mahal na yun. Totoo, di ba? Tsaka ano, hindi naman tayo masyadong kumakain nun kasi nauubos na natin sa foundation. Oh, ito na yung picture namin. Sabi ni Camille, payag kami dyan kasi hindi kami kumakain ng cake. Yung cake, tinatapal namin sa mukha namin. Kamusta naman ang foundation na nandito lang? Yung blotter natin yung may powder. Uh-oh. Kasi muka lang yun eh. May ganon na may blush na, na rosy na. So, pag ginanon mo siya. Kaya dun tayo sa papel na pag dinikit mo dito, hindi mo alam kung mahihila mo pa siya. Baka kasi pira-piraso na siya dyan. Because it's biodegradable. Tapos totoo yung lipstick, pwede mo rin gamitin. Pwede mo rin kapraso dito. Bago pa lumabas yung mga lip at cheek tint na yan. Ihimurin mo talaga. Ayaw mo na parang bilog na bilog lang siya dyan. Kawawa-kawawa naman tayo. Huwag kayong maawa sa amin dahil gandang-ganda kami sa sarili namin. Sipin nyo, ganun yung itsura namin pero puta kami sa mga bar. Iniisip talaga namin na may pipick up kami sa ganung itsura. Nakita nila yung boss namin, na-intimidate sila sa amin. Grabe naman to, malalapitan ko ba to? Papansinin ba ako nito? Kasi beauty and brains to eh, parang total tahi. Wow! Nung tinigil namin yung paggamit nun, nagka-jowa kami. Hindi pa rin kami dahilan. Ngayon ang iniisip naman namin, yung makeup na yun. Yun ang may sala. O siya, kwentuhan nyo kami kung ano naman yung mga law school essentials nyo. Napag-usapan na namin from writing materials to reading materials to face materials. Yung mga bagong law student ngayon, kwentuhan nyo kami kasi curious kami dyan. Pero yung mga thunders na law students, kwento nyo sa amin yung gamit nyo noon. Ano kayo nakasurvive? Okay? Ulit nating chikahan. Sana next time kumpleto na ulit kami. Ah, baka bumabalik na sa normal ang buhay kasi nawawala na si Pei. Tama! Ito na yung normal-normal, hindi new normal. Ang hindi normal, andyan si Pei. Oo. Masanay na ulit kayo. Mag-like at subscribe kayo dito sa video na to tsaka sa channel namin. Tsaka mag-comment kayo. Pero, positive! Positive lang! Bye! Babosh! Uyang saya! Oo nga! Ang tawa ko! Gagang-gagang!